Hello mga guys, nandito tayo ngayon sa second video natin dun sa ginawa natin dati na Asus X407M kung hindi ako nagkakamali. So yung mga nagiging issue niya guys, kapag wala siyang battery o sira yung battery, yung unang una yung nawawala-wala yung signal o mahina yung signal ng wifi niya. Yan ang mga nagiging problema na nakita ko sa kanya. Ang problema, hindi mo siya mai-update. Dahil yung firmware, kailangan mo nang mai-install o mai-update bago mag-update yung ano, yung wifi. So hindi mag-update yan. Kung mababasa natin, ayan, nakalagay dyan, nagre-require siya ng 40% na battery para dun sa firmware. So ngayon guys, pwede naman natin i-cancel yung update ng firmware para mag-update yung wifi. Pero para sa akin, mas okay na rin yung gumagana lahat. Kumbaga, mas okay na rin sa akin yung updated. Kasi minsan kailangan yun ng system natin, kaya may mga update na lumalabas. So hanggat hindi nyo ika-cancel yung pag-update ng firmware, hindi nyo ma-update yung wifi. Ngayon, hindi naman magagawa yung problema nyo sa wifi hanggat hindi na-update yung wifi driver o software o ganun-ganun niya. Yun lang. So, kaya mahalaga na napapalitan ng battery. So, pag pinilit nyo naman i-update yung firmware, yan ang lalabas kapag nag-restart kayo. So, wala talagang choice guys. Hindi ko rin ma-try dito yung i-flash yung BIOS ng walang battery. So maaari pa pwede yung kakalasin ko yung pinaka-BIOS niya, sabay i-re-reprogram natin dun sa ano natin, programmer natin, yung pwede. Pero ang pinaka-advice na lang dito, ang pinaka-maganda is bilihan na lang talaga ng battery para updated din yung system mo tsaka yung BIOS mo. Yan, para ma-fix yung ibang mga problema niya. So para sa akin na pinaka the best pa rin yung updated sa lahat. So yun lang. Kaya ang pinaka the best para ma-fix yung mga problemang lumalabas magpalit na ng battery. So yun na lang ang pinaka maganda. So meron naman yung mga mumurahin lang na battery. Pwede naman yung kung gusto nyo naman, original. Nasa sa inyo na yun, kayo nang bahala doon. So yun nga, yung katulad nito, pinaliwanag ko doon sa customer natin, kay Ma'am Chat Reno. Yan. Naliwanag ko na yun, kaya lumalabas yung mga ganun problema. So wala naman ako naging problema sa kanya. At pagkapaliwanag ko, sige go, bye, bili. So magandang customer siya. Kaya yun, inayos na natin yung unit niya, kompleto na yan. At masaya naman siya. So sa mga malapit lang dito sa Cuenca na naghahanap ng flower shop, meron na rito kay Ma'am Chatreno. Bali, malapit lang po siya sa Cuenca Public Market. Hanapin nyo lang po yung Aguila Building. Then pasok lang po kayo, dire-diretso lang po kayo. Malapit po sa may dulo. O sa may dulo, nandun po yung flower shop niya. So, yun lang po. At okay na to. So, yun lang. At sana may natutunan tayo kahit na konti. Bago man o hindi. At shoutout na sa mga tropa at master. Pati na rin sa mga tumutulong sa atin. At salamat sa inyo. So, okay na to guys. Yun lang. Okay. Just let your mind loose from the new stuck, drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too punk, yeah. Getting caught.